Episode bilang 10. Dito, ang Pilipinas sa mundo. Ang tamang pagbasa at paggamit ng mapa ang ating paksa ngayon. Ang kakayahang matututunan mula dito ay maituturing na kasanayan sa komunikasyon. Ito ang layunin natin sa ating pag-aaral ngayon ukol sa pagbasa at paggamit ng mapa. Gagawin natin ang pagtuturo sa pamamagitan ng paghahanap sa kinaroroonan ng Pilipinas sa pandaigdigang mapa. Bawat Pilipino ay kailangang magkaroon ng kaalaman ukol sa mundong kanyang kinaroroonan. Ngunit, higit na kaalaman tungkol sa Pilipinas ang dapat taglayin ng isang Pilipino dahil ito ang kanyang bansa at dito siya nakatira. Makakatulong ng malaki sa kanya ang impormasyong maibibigay ng isang mapa. Ang mapa ay isang representasyon ng anyo, hugis at kinaroroonan ng isang lugar. Halimbawa, sa ang partikular na bahagi ng mundo, naroroon ang Pilipinas. Ano ang mga kalapit bansa nito? Ano ang saklaw nito? Ano ang kanyang hugis at sukat? Ang lahat ng ito ay malalaman ninyo mula sa ating munting dula na pinamagatang Ang Pilipinas sa Mundo. Ang kwento ay tungkol sa pagpapatulong ni Richie ng kanyang takdang aralin sa kanyang OFW o Overseas Filipino Worker na kapitbahay. Ito ay may kinalaman sa tamang paggamit ng mapa. Ang takdang aralin ay ang tamang kinaroroonan ng Pilipinas sa pandaigdigang mapa at ano ang mga nakapaligid na anyong tubig at mga bansa sa Pilipinas. Itinuro naman ng kanyang kapitbahay ang impormasyong nais malaman ni Richie. Ano-ano ang mga impormasyong ito? Pakinggan ang ating dula at marami kayong matututunan. Mang Arman, tulungan niyo naman po ako dito sa takdang araling ko. Bakit Richie? Ano ba yan? Nag-aaral ka na ba ngayon? Opo, sa non-formal education po ng DEX. Kanina ko pa hinahanap dito sa pandaigdigang mapa ang Pilipinas eh. Hanggang ngayon di ko pa makita. paano mo makikita sa pandaigdigang mapa ang Pilipinas? Napakaliit lang niyang bansa natin. Ho? Wala sa mapa ang ating bansa? Nandiyan naman. Kaya lang italagang may hirapan kang hanapin yun. Sobra sa liit eh. Eh paano ko makikita yun? Kailangan ko yun sa aking takdang aralin. Ano bang gusto mong malaman ha, Richie? Yung takdang aralin kasi namin, Mang Arman, tungkol sa tamang kinaroroonan ng Pilipinas sa mapa. Ang mga nakapaligid ditong anyong tubig at ang mga nakapaligid na mga bansa. Ah, ganun ba? Ah, mabutit natatandaan ko pang napag-aralan ko sa geografiya. Geografiya? Ano yun, kurso? Ang geografiya, Richie, ay ang pangkalahatang pag-aaral sa klima, anyong lupa, anyong tubig at likas na yaman ng isang bansa. Kabilang dito ang pag-aaral sa kanilang kinaroroonan, sukat, anyo at hugis ng mga ito. Ah, ganun. Eh, ditungkol nga sa geografiya ang takdang aralin namin ito. Ganun na nga, Richie. Mabuti pa yakin na yung pandaigdigang mapa at kunin mo kay Junjun yung globo namin. Ipapakita ko sa iyo ng gusto ang kinaroroonan ng Pilipinas sa globo at sa mapa. Talaga po? Ayan, may maipapasa na akong report sa aming sesyon sa Sabado. O sige na, kunin mo na yung globo para matapos na natin yung takdang aralin mo. Opo, Mang Arman. Sa katatapos na eksena, sinabi ni Richie sa kanyang kapitbahay na si Mang Arman ang tungkol sa kanyang takdang aralin. Ano ang sabi ni Mang Arman ukol sa uri ng kaalamang nais malaman ni Richie? Ano ang geografiya? Ano ang ipinakuha ni Arman kay Richie na may kaugnayan sa mga katanungan nito? Sundan ang pagpapatuloy ng kwento at marami kayong impormasyong malalaman ukol sa Pilipinas.
Heto na po yung globo. Alam mo ba, Richie, kung ano ang pagkakaiba ng globo at ng mapa? Di po ba pareho lang yan? Bilog nga lang ang globo, hugis bola, samantalang ang mapa ay nakadrawing sa papel. Tama ka, Richie. Ang globo ay halos tumpak na modelo ng mundo. Ang mapa naman ay isang sistematikong representasyon ng buo o bahagi ng daigdig sa isang patag na bagay, tulad ng papel. Ah, kaya pala. Sige, mga Arman, hanapin mo na yung Pilipinas dito sa globo. Richie, huwag kang apurado. Kailangang malaman mo muna ang tatlong paraan para matukoy mo ang lokasyon ng Pilipinas. Ganon po ba? Ano naman ang mga ito? Una, batay sa degree ng latitude at longitude. Ikalawa, sa pamamagitan ng lokasyong bisinal na naglalarawan ng kinaroroonan ng bansa sa pamamagitan ng mga katabi nitong bansa. At ikatlo, Richie, sa pamamagitan ng kontinental o insular na paraan na tumutukoy sa kalapitan ng bansa sa mga anyong lupa o anyong tubig. Ah, ganun pala. Mga Arman, mabuti po ulitin ninyo. Isusulat ko para babasahin ko na lang sa aming talakayan. O, sige. Ganito yon. Makikita dito sa globo na ang Pilipinas ay nasa hilagang hating globo sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, sa dakong Timog Kanlurang Pasipiko. Ang posisyong ito ay nasa mababang latitude. Bukod dito, masasabi ring maritime o insular ang kinaroroonan ng Pilipinas dahil napapaligiran ito ng anyong tubig. Mang Arma naman, medyo bagalan nyo ng konti. Ha, ganun ba? O sige, tingnan mo dito sa globo. Diyan. Batay sa katawang tubig, sa hilagang hangganan ng Pilipinas ay ang Canal Bashi. Sa silangan ay ito, ayan. Yan ang Dagat Pasipiko. At sa kanluro naman ay ang Dagat China. At sa timog ay ang Dagat Celebes. O, maliwanag ba? Ano mabilis pa rin. Mabilis pa rin? Ay, nako, ikaw talaga ako. O, sige, titingnan naman natin ang mga kalapit bansa ng Pilipinas. Eto, dyan, sa hilaga ay ang Taiwan. Sa kanluran, Richie, makikita mo ang Vietnam. At sa timog kanluran ay ang Malaysia. At kasama rin dyan sa bahaging yan ang Kampuchea, ang Sri Lanka, at iba pa. Sa timog, makikita mo ang Indonesia. At sa silangan ay ang malawak na Dagat Pasipiko. Wow! Ang galing talaga ni mga Arman. Ngayon naman po, ano naman ang sukat ng Pilipinas? Richie, ang ating bansa ay binubuo ng higit sa 7,000 pulo. 2,773 ay may pangalan. 1,192 namang pulo ang may naninirahang tao at 4,327 ang mga pulong walang pangalan. Ah, ganun ba? Mas marami pa ang walang pangalan kaysa dun sa may pangalan? Oo, Richie. Ang kabuuang sukat ng ating bansa ay 3,000 kilometro kwadrado. Tingnan naman natin ngayon dito sa pandaigdigang mapa. Ayan. Dali dyan. Ayan. Anong napapansin mong hugis at anyo ng Pilipinas, Richie? Pahaba siya. Tama, pahaba ang Pilipinas. Ang haba nito'y umaabot sa 17,000 kilometro. Ano naman ang mapapansin mo sa anyo nito? Hindi ba pulo-pulo ito? Oo nga. Alam mo ba kung bakit tinawag na archipelago ang Pilipinas? Bakit po? Dahil napapaligiran ito ng tubig. Hindi ba't binanggit ko na kanina kung ano-anong mga dagat ang nakapaligid sa Pilipinas? Ay, oo nga ho pala. Naku, ang galing niyo talaga, Mang Arman. Salamat po. Ngayon, tsak na may report na akong ipipresenta sa Sabado. Basta pagbutihin mo pag-aaral mo, Richie, ha? Siyempre naman po.
Gusto kong makatapos ng pag-aaral. Mabuti naman. Ano ang mapa? Ano ang kaibahan nito sa globo? Ano-ano ang tatlong paraan para matukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa? Ano ang mga anyong tubig na nakapaligid sa Pilipinas? Alin namang mga bansa ang nakapaligid sa Pilipinas? Ilang pulo mayroon ang Pilipinas? Ilan sa mga ito ang may pangalan, ang walang pangalan, ang may naninirahang tao? Ano ang sukat ng Pilipinas? Bakit ito tinawag na archipelago? Ano ang hugis ng Pilipinas? Iba pang mahahalagang impormasyon na may kaugnayan sa ating paksa, ang saklaw ng teritoryo ng Pilipinas ay itinakda ng 1987 na saligang batas at ng mga kasunduang nilagdaan ng Pilipinas at ng mga bansang nagkaroon ng kaugnayan sa atin tulad ng Amerika, Espanya at Britanya. Ano-anong impormasyon tungkol sa Pilipinas ang inyong nalaman? Mayroon ba kayong pandaigdigang mapa? Subukin nga ninyong hanapin ang Pilipinas sa mapa. Tukuyin ninyo kung ano-ano mga bansa ang nakapaligid sa ating bansa. O, meron pa ba kayong tanong ukol sa ating paksa? Subukin tumingin ng mapa at pansinin ang mga impormasyong nakalagay dito. Sana'y nakadagdag na naman kami ng kaalaman sa inyo. Hanggang dito na lamang.